friends, welcome back again to another vlog. So for today's video, ang gagawin natin is reacting old photo. Medyo nakakahiya to kasi nga mga sinaunang panahon pa to ng mga litrato. Hindi naman sobra pero sobrang nakakahiya kasi judgment days. Pero ano naman mawawala kung papakita natin yun, di ba? Siyempre, lahat tayo nanggaling sa judgment days, nanggaling sa parang dugyot days. Siyempre, hindi naman natin ikakaila yun kasi walang batang hindi nanggaling dun. Except lang siguro sa generation ngayon kasi updated na. So, dati hindi pa. Okay, let's start! The first picture na ipapakita ko ito. Ang pang. Parang wala namang nagbago eh, pero maliit pa ako nito. Ang laki ng noo ko ah. Hanggang ngayon naman siguro. Pero ang laki-laki ng noo ko dito. Saka judgment talaga ako dito. Judgment na judgment, no? Parang ano ako dito? Parang grade 4 yata or grade 6. Hindi ko alam. And B612 lang. Malakas. Yun. Okay lang. Cute pa rin. And maganda na yung ngipin ko dito. Pero kulot pa ako dito. Parang ano, spring yung buhok ko. Kaya lagi kong pinoponytail. Next is ito. Mga grade 7 pa yata to. And I feel so cute. Nakukita na ko noon. Pero okay lang. Di ko naman pinagsisisihan na nanggaling ako dito kasi ang dami kong natutunan. Judgment pa rin, pero cute naman. Diba? Next! Oh my God! Alam! Ang pangit ko dito. Piling ko ano ako dito? Flower girl? Flower girl sa isang candidate. Hindi pa kilay is life. Hindi pa ako kilay is life dito. Ano pa? Blush is life and lipstick is life. Kasi dati, wala namang kilay, eyebrow, eyeliner, wala namang ganun. Yung makeup dati, lipstick lang. Lipstick dito, tsaka lipstick dito. O, di ba? Maganda ka na, best. Sa paningin mo. Ganun ka talaga dati. Tapos yung eyeshadow mo, minsan green. Si mama talaga, paborito niya yung green. Green dito, o. Hindi ko alam kung bakit, pero sobrang paborito niya yung green. Kapayat ko dito. Yung body ko ngayon parang half lang dito. Pero miss ko na yung gantong kiza. Yung parang walang iniisip. Parang wala lang. Maglalaro lang ako. Tsaka naka-sparta na chinelas. Kahit dugyot na dugyot. Okay lang. Basta masaya. Ganun. Nagbabahay-bahayan pa kami nila Ate Jana. Tsaka nila Ate Maribeth. Nila Ate nila Dowie. Ganun. Natawag nila ako. Sabi nila, Giza, halika nga dito. Masurprise kami. Kala ko, ano, birthday cake or balloon. Ang tingin ko, dahon lang na may mga ansan, tapos nilagyan nila ng mga putik. Yan, parang cake na siya, ganun. Pero happy naman yun kasi yung mga bahay kubo kami dati na dun lang kami katambay, wala pang social media noon. So, sobrang free ako noon and hindi naman mahigpit sila mama tsaka si papa. So, yun, miss ko na yung old times pero ang pangit ko pa rin dito. Hanggang ngayon naman siguro pero syempre may mga improvement. Next! Oh my God! Alam niyo, natatawa talaga ako kapag ano, nag-gown ako nito. Kasi ano pa to eh, matagal na to nag-gown. Kasi ito, yung favorite na long gown ko, alam niyo ba guys, kwento ko lang ah. Dati kasi, year 2013, sumali kami ng pageant. Ako, tsaka si Dien, tsaka si Dowie. Tapos may mga kalaban kami, syempre. Tapos ano, nangas kami ng purok. Alam niyo ba yung purok? Basta yung purok 6, purok 5, ganun. Tapos kaming tatlo, purok 6 kami. Alam niyo ba, hinakot namin yung award. Talaga, ito yung gown ko. Tapos sa kanila, bonggang-bongga. Tapos sa akin, sinaunang gown. Pero alam niyo, proud na proud ako kasi yung gown ko dito is nanalo. Best in gown ako, best in photogenic. Ganon. Pero first runner-up lang ako, si Dowie yung nanalo. Si Dowie yung una, tapos ako sunod. Tapos si Dien. Purok 6 kami ha, pero hakot namin lahat. Tapos, ang nakakatawa pa dun is may mga bakla silang taga-makeup, ganun. Ako wala, be. Wala talaga akong taga-makeup. Si mama lang. Tapos, ang pangit pa ng makeup ni mama. Pero, dati daw, ang ganda kong umiti. Mukha kong negra.
girl. Pero dito, hindi to yung pageant ha. Ito yung flower girl ako, yata. Sa isang candidate pa rin. Ang pangit talaga ng ano ni mama. Ang pangit ng makeup niya. Tapos, white dito. White yung eyeliner niya. Hindi ko alam kung bakit. Eh, hindi ko naman alam yung makeup dati. Kaya, Gora Vels! Laban! Tapos yun. Confident naman talaga ako simula pa nung una. Okay, next! Oh my god. Anyari, te? Fairness, oh. Ang ganda ng ipin ko dito. Pero ang pangit ko pa rin. Ganon. But parang hindi naman ako nakukyutan sa mga old photos ko. Parang dahil dito, mapapahiya pa ako. Ano? Pero may tanning na ako sa ilong dito. Sobrang klaro na. Tapos hindi pa porma yung kilay ko. Hindi katulad ngayon, oh. Hindi pa pormado yung kilay ko. Basta kayo, may kilay ako. At may lipstick. Hindi pa naman uso lip tint, eh. Lipstick, then okay na. So, picture agad. Then ito, kulot na kulot talaga ako and hindi ko yung kinakahiya. Pero, time na to, na-insecure kasi ako sa mama ko. Kasi nga, straight yung buhok niya. Tapos sabi ko, gusto ko rin ma-experience yung straight. Tapos bumili siya ng plancha niya. Eh, pinakialaman ko. Tapos yun, nag-straight na lang ako ng buhok. Pero hindi whole kasi hindi ko kaya. Dati. And yun, nag-bounce-bounce ako. And ito naman si Gaga. Alam niyang kulot siya. At babalik din agad yung buhok niya pagkatapos ng plancha. O edi yun, pang-pangit tuloy. Kulot-kulot na kulot-kulot dito. Parang ano. Next is... Tadaan! Ito guys, yung story nito. Kung ba't ako nakapikit. Nakikita ko kasi si Catherine Bernardo. Eh si Catherine Bernardo... Feeling ko dati, kamukha ko, di ba? Pilingera, dati pa pilingera. And then, nakita ko yung picture niya. Hindi ko alam kung saan ko nakita. Basta may nakita akong Catherine Bernardo na nakapikit na sobrang ganda. Yung mga film baga na ganun. Pag ganun, arif mo, ang ganda. Ay, shit, ang ganda. Tapos yung trinay ko. Next! Alo! O, ganda ako kakulot dati. Ganyan ako kakulot dati. Nagmana ako sa mama at sa papa ko eh. Ay, hindi ko alam kung saan ako nagmana talaga. Kasi sabi naman nila, dalawa daw silang kulot. O this, sa kanila ako nagmana. Kaya ate kasi buhagkag yung pagkakulot niya. Tapos sa akin, okay lang naman. Pero nakakapagod pag hindi mo na alagaan. Hindi mo na ganun. Hindi mo na curl. Kasi, mabubuhaghag din. Kaya, mas gusto kong straight. Sabi nila, maganda daw ako pag ano, pagkulot yung buhok ko. Pero, hindi ako comfortable. Sabi ni mama, mista daw niya yung buhok ko. Pero hindi naman ako nagsisi din ang nagparibanda ko. Diba uso yun dati yung mga ganyan mag-selfie yun? Mga palapit sa camera yung mukha. Ngayon kasi may angle-angle kinempers na yun. Dati wala. Next! Yes! Wala siya. But yung naka-yellow, si Kiara yan. Tapos yung naka-white, si Kuya Tian. Ako dyan para ano play ko dito? Grade 8 days to. Sure ako, grade 8 days to. Magka-grupo kami nito. Rapang swag. Kuya and Kiara, kung nanonood kayo, alam kong matatawa kayo. Next is, my childhood best friend. Solid kaming best friend. Minsan, nakikita nyo sa vlogs ko na, halimbawa, yung mga outdoors na mga vlogs. Siyempre, kailangan ko ng cameraman. Siyempre, kailangan ko ng tagahawak ng camera ko. So, siya yung tagahawak ko. Ano yung nararantan ko sa mga ano ko, mga hinanakit. Tapos siya, panay sabi sa akin na ganito, crush niya si ano. Si ano. Tapos yun. Nagagaling ko lang school nito. Tapos may bagong camera si ate. Tapos picture agad kami. Tapos jump shot. Ganun. Okay, next. Ayaw mga panahon na to. Siguro yung crush ko si... Dati kasi feeling ko ano, pag ma-inlove ako, ma-inlove din sila. Kaya isa din sa rason ko kung ba't ako nagpariwan is para maging crush ako ng crush ko. Di ba ambitious ako? Pero nangyari din naman. Pero ano, kaya ako naging emoter. Akala mo naman kay ganda. Pero ang pangit ko pa din. Next! Ala, ano to? Ito yung first time na nag-bounce ako na feeling ko ka ang cute-cute ko. Ano yung bounce ko taga dito? Tapos, pinansya ko lang ng pinansya para ano, unat na unat, para maging medyo mahaba. Pero feeling ko grade 9 na yan eh. Medyo malaki na din ako dyan. Pero JJ Montoya. Next is, this is the baby Kiza. Ito si baby Kiza. Ito yung
panahon na kit-kit ko pa noon. Hindi ko alam kung malambing ako dati. Parang hindi naman. Kasi nahiya ako kay mama, lalo na kay papa. Ito pala yung unang ano ko, flower girl. Hindi pala yung ano, yung medyo malaki na ako. Ito pala yung unang flower girl ko. Kasal to eh. Kasal to ni Ate Che, tsaka nila Kuya Gary. Pangitingitin ko dito, no? Pudpud na pudpud. Kain ka, candy girl. Na yan. Walang iniisip sa mundo kundi anong gustong kainin at anong gustong kainin na matamis. Ganon. Tapos ganyan ako kakulot. Yun lang guys. Yun lang lahat. Yun lang siguro yung ipapakita ko na maiuungkat ko ulit ng mga litrato ko. Hindi ko naman din na pinagsisisihan yung mga panahon na yun. Kasi yung pagiging dugyutin ko is yun yung pinaka, isa sa pinaka masayang araw ng buhay ko. Isa sa pinaka masasayang araw ng buhay ko. Gawa ng marami pa akong friends noon, sobrang daming mga bata noon. Tapos tuwing Pasko, nangangaroling kami kahit saan kasi marami pa akong kasama, wala pa akong medyo iniisip. Pero sobrang happy ko and sobrang happy ko na nakita ko ulit yung mga litratong yan kasi dyan ako nagsimula and kung wala yan, wala naman ako dito eh. Wala naman ako sa harap nyo ngayon. So that's it for today guys and I hope you enjoy and if you did please like, share, comment and subscribe and hit the notification bell button para updated ka sa aking latest vlogs. Bye! See you guys on my next vlog! I love you all!